Kilala ang Quezon Province bilang isa sa mga probinsyang pinamumugaran ng mga rebelde. Simula pa noong 1960s, ang CPP-NPA ng Southern Tagalog Region ay patuloy na namamalagi sa mga kabundukan ng Quezon. Ngunit nito manakaraang taon, ayon sa pahayag ng mga kinaukulan, humihina na raw ang presensya ng mga komunistang rebelde. Mas matindi pa nito ang ginawang pagputol ng Pangulong Rodrigo Duterte ng peace talks sa CPP-NPA kamakailan kung saan idineklara niyang isa ng ganap na terorista ang mga rebeldeng komunista. Noong kasagsagan ng panunungkulan ni Gregorio Rosal o mas kilala sa tawag na Ka Roger, ang leader ng NPA Southern Tagalog Command at spokesperson ng CPP taong 1970s hanggang 1990s, ramdam na ramdam ang presensya ng grupo sa probinsya. Madalas ring magpa-interview sa media si Ka Rosal upang ihatid ang mga hinaing ng kanilang organisasyon sa nakararaming tao. Hindi makakalimutan ang legasya na iniwan ni Ka Roger para sa samahan. Sa ilang taon niyang pakikipaka para sa pinaniniwalaan, tila malaki ang iniwang butas ni Ka Roger, lalong-lalo na sa Southern Tagalog Region, simula nang mamaya pa siya noong June 22, 2011. Ayon sa mga nakalap na impormasyon ng PNP, nagkawatak-watak na ang grupo. Dahilan upang humina ang presensya nito, hindi lang sa Timog Katagalugan, kundi pati na rin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May mangilan-ngilan na napapabalitang pag-atake ng mga NPA nito mga nakalipas na buwan. Ngunit ayon sa pulisya, hindi pa rin ganun kalaki o kalawig ang presensya ng grupo sapagkat agad nilang inaaksyonan ang anumang insurgency report na natatanggap. Lalo pat ngayong nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa pamamagitan ng Community Mobilization Program na voluntaryong pagpapatrol ng mga mamamayan sa pulisya tungkol sa kakaibang pangyayaring nagaganap sa bayan-bayan sa Quezon, mas madali nilang mahanap ang mga miyembro ng rebeldeng komunista. Ito ang Barangay Palale. Noong 1980s, isa ito sa kinukonsiderang mass base ng CPP-NPA. Subalit matapos ang apat na dekada, ayon sa PNP, mangilan-ngilan na lang ang natitirang mga pwersa nila at dinaramdam ang kanilang mga kalaban. Sa pagbisita ng Magandang Gabi Pilipinas sa barangay na ito, unang tingin pa lang ay mukha itong simpleng barangay at hindi mapagkakamalang dati itong naging pugad ng mga rebeldeng komunista. Ikinuwento ng ilang residente ang naging sitwasyon noon. Dati po, nung unang panahon pa, sir. Ano narinig mo dati? Ayun po, mga dati pa, mga tagal na po, sir. Mga panahon pa ng mga lolo namin, sir. Para po sila pinalis sa, dito sa lugar, napunta sila sa bayan. Mm-hmm. Takot po sila sa mga gano'n. Kasi nakikitulog po daw yung mga gano'n. Marami pong mga hindi kilalang tao. Oo. May mga nakaarmas ng iba, pero ngayon wala na po kami nakikita. Nag-ano po sila ng mga missile. Uh-huh. Yung parang mortar yata. Gira talaga? Gira talaga. Uh-huh. Ang dami po dito sundalo noon. Uh-huh. Nakakalat. Ang mga naganap noon ay isa ng kasaysayan dahil iba na ang sitwasyon ngayon. Dami na rin ang mga tao. Siyempre siguro yung natutunan na rin. Mm-hmm. Marami na rin sa aming mga... Ibig sabihin, mga bahay na napapatayo, siguro sa karamihan. Dati po naman, sir, ang pangalan ito. Parang, ibig sabihin, parang bukid na bukid siguro, kaya napapasokan na panahon. Ngayon, ngayon po, nagbago na. Wala na po naman kami napapasipin. Kumusta na yung barangay? Marami na simentado, mailaw na, kaya wala na po mapasok? Oo, yun po, yun ang isa pa yung dahilan. Nakompleto na po yung aming street dito sa bawat poste. May ilaw na, tapos yung aming barangay hall ay maayos na rin. Tapos yung aming mga kalye, wala na po, sir, ngayon sa rapprobe. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw rin kung ano ang katotohanan tungkol sa ugnayan ng Barangay Palale at mga rebeldeng kilusan na dati-rati ay nagbibigay takot sa mga mamamayan. Magandang gabi, Pilipinas!